Hi guys, welcome to my channel. Ako pala si Godzilla633 ng Gaming Couple. Kung bago pa lang kayo sa channel na to, please click the subscribe button. Ang topic ko ngayon ay 5 tips kung paano makaipon ng maraming battle points. Una-una, shoutout pala kay Nathan Official. Siya yung nag-suggest na gumawa ko ng video kung paano ako nakakuha ng maraming battle points. Simulan na natin guys. Number 1, yung pinaka-importante sa lahat is ang daily quest bago kayo mag-start ng game, bago kayo mag-rank or classic, punta muna kayo sa daily quest. Check nyo yung mga activities na dapat nyong i-complete. So, meron dito 4 na mga target para makuha ang specific na amount ng battle points. So, meron 30, 40, 60, at 100. So, next, yung task. Kung mag-complete nyong mga task na to, may makukuha kayo na ticket o kaya mga gift packs. At ang task na to ay nagre-refresh every 2 days. Pero itong daily rewards, every day to nagre-refresh. So, dapat before ito mag-refresh, makomplete nyo to lahat para mas mabilis yung pag-earn nyo ng battle points. Number 2 ay ang achievements. So, punta lang kayo dito sa achievements dito sa baba. Tapos, makikita nyo dito yung mga achievements na dapat nyo i-complete. Example, itong King Midas. Kung makomplete nyo to, may makukuha kayong 750 battle points. Itong Regal Style, 720. Endless Variety, 810. So, medyo malaki-laki rin yung makukuha mo dito. Number 3 na tip ay pumunta kayo sa inventory. Punta kayo sa trial card. Makikita nyo dito mga iba't ibang heroes na nabili nyo na at hindi pa nabili. So, kung nabili nyo na ang hero na to, kung i-claim mo o i-gagamitin mo, i-click mo yung use, ma-convert ito sa battle points. So, kung dami nyo na na-own na hero, so marami rin yung mako-convert nyo na battle points. For example, itong si Tigreal. Use. Okay. 90 battle points. So, next, i-use ko ulit. Next, punta kayo sa packs. Meron dito mga gift packs na makakuha kayo ng mga tickets, emblems, o battle points. Ito randomly na makakuha ka ng 300 o 500 o 1,000 battle points. So, gagamitin natin ngayon yung isa lang para mapakita lang sa inyo kung anong makuha natin na battle. So, yung pinaka lowest na nakuha ko is ang 300. Next ay ang video chest. So, ang gagawin mo lang is click mo tong use, tapos manonood lang ng advertisement, at sa huli may makuha kang 20 to 50 battle points. So, at ang number 4, just play a lot. Maglaro ka lang maglaro. Kahit na sa versus AI, meron ka rin makukuha na
battle points dito. So para mas mabilis ang pag farm mo ng battle points, gumamit ka lang ng double BP na card. Punta ka sa inventory, tapos punta kayo sa others, gumamit ka lang ng double BP card one day. So use natin isa lang. Ang gagawin ko ngayon ay maglaro ng versus AI, pero hindi ko na i-re-record yung buong video. Isiskip ko na lang sa last part kung saan makikita kung ilang battle points ang makukuha ko sa versus AI. So guys, 124 battle points yung nakuha ko sa loob lang ng 2 minutes sa paglalaro ng versus AI na Brawl Mode. So ang bilis lang. So kung may plan kayo mag-farm, Brawl Mode na versus AI yung lalaroin nyo. At ang last tip ay spend it wisely. So at ang panglimang tip ko ngayon guys, yung last tip ay spend your battle wisely. Dito sa Mobile Legends, hindi lang battle points at diamonds yung pwede natin gamitin pambili ng heroes. Punta tayo dito sa shop, dito sa heroes, makikita nyo na pwede rin silang bilhin gamit ang tickets. Katulad ni Clint at Franco. So bago kayo magplano na bilhin yung gusto nyong hero gamit ang battle points, pwede nyo ring i-check. Baka pwede silang bilhin gamit ang ticket. So sa ganung paraan, makakasave kayo ng battle points nyo. At saka except dito, except sa ticket, meron ding heroes na available para bilhin gamit yung fragments. Punta lang kayo dito sa pinakababa sa fragments, tapos sa hero shop. Ang hero shop, meron ditong available na mga heroes na pwedeng bilhin gamit ang hero fragments. Yun yung parang puzzle piece na kulay orange. So makikita nyo na nakuha ko na yung 6 na heroes dito. So pwede pa kong bumili ng kahit isang hero lang. Tapos same din sa rare skin at premium skin. Sa rare skin, pwede nyo gamitin yung kulay magenta na puzzle piece, yung 166. Ito yung mga available na
mga rare skins na pwede nyo bilhin gamit ang fragment. So, at ang isang fragment ay ang premium skin fragment, yung kulay blue. Na-obtain ko na yung dalawa. So, pwede pa akong bumili ng dalawa pang premium skins. Kasi mayroon pa akong 2013. At except sa mga fragments, pwede rin tayong bumili ng hero gamit ang lucky gem. So, pumunta lang tayo dito sa draw. Tapos sa lucky spin. Punta tayo sa lucky spin. Makikita nyo dito na si Diggy ngayon yung naka-feature na hero. So, nag-iiba to every ilang days. Hindi ko matandaan kung ilang days nagre-refresh. Pero, sa mga naglalaro na ng mga nang matagal, manotice nila na iba-iba yung mga in-feature nila na heroes dito. So, bago kayo bumili, pwede nyo rin i-check dito sa Lucky Spin, baka available yung gusto nyong hero. So, baka makachamba kayo na sa isang free spin lang, makuha nyo na yung hero na gusto nyo. So, balik tayo sa topic na lucky gems. So, para malaman kung ilang lucky gems ang nakolekta nyo at ang hero na pwedeng bilhin, punta lang kayo dito sa taas. Sa lucky shop. So, ang available ngayon is si Odette at ang special skin niya. So, makukuha mong lucky gems sa pag-spin dito. Ito yung lucky gems. Last na currency ng Mobile Legends ay ang guest points. Punta lang kayo sa eSports. Tapos sa guest. Dito makikita nyo yung ilang guest points na yung nakolekta nyo. At ang guest points, pwede nyo gamitin pang exchange ng mga items o hero. Isang hero lang, si Cho lang. At ang kanyang skin. Ang paraan para makakolekta ng guest points ay mag-login lang dito sa eSports. Pero hindi araw-araw namimigay sila ng guest points. Meron season lang ata na meron silang daily login na bonus. Every time kayo mag-login, meron kang makukuha na 1,000 guest points. At ang guest points na yon, pwede nyo rin gamitin pang pusta dito sa tournament. So, sa ngayon, dalawang team na lang ang natira para maglaban. So, hindi ka na pwede mag-set ng bet kasi, close na yung allotted time na pwede kayong mag-bet ng guest point. So, hindi ko ngayon ma-demonstrate kung paano maglagay ng bet sa team na gusto nyo o team na feeling nyo na mananalo sa tournament. So, yun lang guys. Fifth na tip yung pinaka-importante sa lahat. Kasi, iba't ibang tao, may iba't ibang style kung paano sila gumastos ng different currency ng Mobile Legends. Ang ginagawa ko, hindi ko binibili lahat na heroes gamit ang battle points. So, chine-check ko muna kung available siya sa ibang currency. Tapos, yung heroes lang na gusto ko, yung binibili ko, yung mga hindi ko masyado kabisado yung mga skills, hindi ko muna binibili.
tinatry ko muna sa classic kung okay sa akin yung hero na yon. Kung okay siya, yun yung time na mag-decide ako na bilhin siya. So, sa ganung paraan, makasave ka ng battle points para sa hero na gusto mo o kabisado mo yung skills niya. Yun lang guys. Thank you for watching. At kung nagustuhan niyo yung video na to, please like the video at please subscribe to my channel. At pwede rin kami mag-suggest sa comment section kung ano ang i-upload ko na video next time. So, thank you and God bless.